Mga ka-taxpayer kong mahal, gagamutin natin ngayon ang mental slavery. Yan po ang sakit ng mga Pilipino at sakit sa buong mundo. Mental slavery. Naniniwala tayo sa sabi-sabi, naniniwala tayo sa sinasabi ng mga otoridad. Sana magising namin tayong lahat. Ano? So, isa sa mga oppressor eh itong BIR, di ba? So paano nila ino-oppress yung tao? Aminin man sa hindi, ako rin ay kabilang sa mga slaves. Not physically, but mentally. Kung nangyayari lang ngayong pandemic, I'm a slave. Kung ano sabihin ng iba, susundin ko. Kung ano gagawin ng iba, susundin ko. So therefore, I'm a slave. Ganun din sa taxation. Most of the Filipino are slaves. And of course, slavery brings different kind of diseases. So pag-usapan natin yung slavery tungkol sa first notice. Buburahin ko lang tong mental slavery because that is our objective. Remove ourselves from mental slavery. Sabi rito ng BIR, making the public to know. That is highly questionable. So, para lang, para natin matutunan to, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi masama na magbasa ng mga court decision kahit hindi nyo kailangan. Isipin niya na lang ninyo na nagsisigarilyo kayo. Hindi niyo naman kailangan, pero kailangan niyo magsigarilyo. Nagko-coffee break kayo, hindi naman niyo kailangan, nagko-coffee break kayo. Ganun din sa pagbabasa. Magbasa kayo ng Court of Tax Appeals decision, hindi niyo kailangan ngayon, pero sinasabi ko na sa inyo ngayon. Kaya medyo nauuna ako sa inyo pagdating dito sa taxation because hindi ko sinasabing mas magaling ako sa inyo. Hindi ko sinasabing ako yung expert, hindi. Kasi may maraming expert. Ang sinasabi ko rito, kasi this is our fourth, part 4. Ang sinasabi ko sa inyo rito, ang pagiging pagkakaroon ng hanap buhay sa taxation o kahit saan mong hanap buhay, ay magbasa ka. At maaring yung binabasa mo, hindi mo pwedeng pagkaperahan ngayon o pagkahanap buhayan, pagkanegosyohan. Pero, darating na araw, magiging negosyo mo. Katulad ng nangyayari sa akin, yung mga binasa ko ng 20 years ago, 30 years ago, eh ginagamit ko na ngayon eh. Pero stock knowledge yun eh. Ha? Na hindi ko kailangan ng storage place na babayaran kasi nandito lang. So, ito, dapat ma-store ninyo itong pag-aaralan natin ito sa kaisipan ninyo. So, ang pag-uusapan natin, first notice. Ako, simple lang ako magturo eh. So, first notice. So, ano yung content ng first notice? Mapapansin nyo, mga bossing ko, ano pagkakaiba ng paggawa ng letter ng mga taxpayer sa paggawa ng letter ng BIR? Mapapansin nyo agad-agad dito, yung letter ng BIR, laging mayroong, ang tawag dito, kumbaga nanonood ka ng movie, para mas madali, title of the movie. Ito, title of the letter. So, dapat tayo mga taxpayer, yung letter natin may mga title para hindi naliligaw. Okay? So, isa yan, para matanggal yung mental slavery. Okay? Lagyan nyo ng titulo yung inyong title. Yung inyong mga letters. Now, pag-aralan natin yung titulo ng letter ng BIR. Okay? Pag sinabing first notice, hindi siya first notice, second. Kasi meron na siyang naunang notice. Ano yung naunang notice niya? Letter of authority plus checklist. Yun yung unang notice. Second notice na to. Kasi sa batas natin, kailangan may tatlong beses na nag-refuse. Yun ang ginagamit na salita, refuse or fail. Okay?
Kasi prohibitory to eh. Prohibitory provision ng batas. Ipinagbabawal. So, sa madaling salita, pag nakatanggap ka ng first notice, ito yung second opportunity mo. Bakit ko sinabing opportunity? Because meron kang obligation nung first situation, hindi mo ginawa. So, binibigyan ka ng, oh, gawin mo na, ito na yung second, ito na yung second opportunity. Now, ano yung pinagagawa? Dito pa lang sa title nung letter, maliwanag na yung pinagagawa. Presentation. Yun lang eh. Ano yung ipepresent? Books. Ano pa? Accounting records. Tanong, mahirap ba yon? Mahirap yun, sir eh. Bakit? Kasi wala eh. Eh kung wala, anong gagawin mo? Saka natin pag-uusapan yun. Another topic. Pinag-uusapan lang natin. Paano natin i-handle yung opportunity na ibinibigay nitong first notice? So, kailangan natin basahin to para maintindihan natin. Ma'am Guia, nandiyan din ba si Lovely? O si Lovely magbabasa, nakikita ko si Lovely. Lovely, pakibasa mo nga yung, doon na tayo sa second paragraph. Hello sir, ako na lang po yung magbabasa. Okay. Second paragraph po, no? You are again requested to furnish us the required books of account and records in electronic format, or in case you are not using computerized accounting system, the corresponding manual books of accounts and supporting records or documents in order for us to conduct the required examination of all internal revenue taxes for taxable year December 31, 2016. Okay. Maliwanag doon sa binabanggit niya, may required books of accounts. So, para malaman natin kung ano yung required books of accounts, pupunta ngayon tayo doon sa ating 1905, nung nag-register tayo ng books of accounts. Kasi, yun lang yung books of accounts na ibibigay natin. Wala nang iba. Recently lang, kahapon, sir, yung books of accounts ko ay nasubmit ko na sa BIR, kaya lang ayaw isole. Okay. Magpiprint ba ako ng bagong books of accounts? That's the question. The answer is no. Why? Dalabas yan, dalawa klase ng libro mo. Pinagbabawal yun. Unless, yung ipiprint mo ay pinapayagan ka kung compute. Sabi nga kasi rito, kung computerized ka, ayun, okay lang. Okay lang. Eh kung hindi ka computerized, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi isa lang ang libro. Okay? Next. Dito sa sinasabi nila, electronic format. Okay? So ang pag sumagot ka ngayon dito, may choice eh. May choice kaya. Ito yung pangalawang choice. Burahin ko nga ito. Ito yung pangalawang choice eh. Manual. So, very, very, very clear, sasagutin mo yung first notice. Pag sinagot mo, i-identify mo kung ikaw ay computerized books of accounts or manual books of accounts. Number one. Number two, sasabihin dito, ang kailangan pa raw nila ay supporting documents. Okay. Mamimili kang ayon. May tatlong klase ng dokumento sa opisina. Financial records, managerial records, and tax records. Yung financial records, dinidikta ng mga CPA yan eh, mga accountants. Yung managerial records, dinidikta ng boss, ng top management, ng board of directors. Yung tax record, dinidikta ng tax code. Hindi mo pwedeng i-mix yung financial at managerial sa tax because ang laman ng financial at saka managerial, mga confidential information, nandiyan yung projection, forecasting, budget, allowances, estimates,
mga bagay na hindi nire-require ng tax code. Yun lang sinasabi ko. Bakit mo bibigay yung dokumento na hindi nire-require? Eh, ang sinasabi dito at maliwanag na maliwanag, inumpisahan ko, ang hinihingi lang niya ay very simple. Yung required. Anong required? Required books at required supporting documents. Dalawa lang. Ang simple. Ang dali. Sinabi ba rito kompleto? E di bigay mo muna kung ano'y available. Idikta mo ano yung gagawin nila. Yun yung lecture ko nakaraan, control. Okay? Controlin mo. Ngayon, ikaw ngayon ang kinokontrol dito. Why? Eh, nasa first notice ka na. Second chance na to. Second opportunity. So, kinokontrol ka. May pupuntahan ka. Now, bukod dito, buburahin ko to. Bubura ako. Ayan. Binasahan ka na ng mga rules. Okay. So, pakibasa mo uli ito, Ma'am Guia. The pertinent provision of National Internal Revenue Code of 1997 is quoted hereunder for your information. Section 20, Inspection of Books Registered and Records. All books registered and other records, vouchers, and other supporting papers by this regulation shall be kept at all times at the place of business of the taxpayer, subject to inspection of any internal revenue officer, and upon demand, the same must be immediately produced and submitted for inspection. Maliwanag, upon demand, this is a demand. Ginamit lang ng first notice. Ako, pag nakatanggap ako nito, hindi ko paaalisin yung revenue officer. Sir, alin na kayo pumasok na kayo rito, magsimula na tayo. Ngayon, pag nagsimula tayo, walang nakasulat dito kung paano siya magsisimula. Saan siya magsisimula? Saan siya uupo? Saan siya magtatrabaho? That is my control. Diba? Nasabi ko na yan sa inyo. Anong document ang uunahin niya? Walang nakasulat dito. Sasabihin ko sa kanya, ito na. Mag-umpisa ka ng Disyembre. Available yung Disyembre. Nahanap ko pa na yung January. Basahan mo na, sir. At hindi lang yan. May sagot na kagad dito sa first notice. Pagdating niya, may sagot na kagad sa first notice. Ngayon, yung susunod dito, the submission is mandated in the following provision. Ang sinasabi lang dito, kung ikaw ay computerized books of account, CAS. Okay. Ngayon, sabi rito, likewise, Revenue Memorandum Order 45-2010, gusto kong liwanagin sa inyo, ito ay revoke. Hindi na yan ginagamit. Kasi napalitan na yan ng RMO 88-2010. Okay, pag nakabasa kayo niya, mali yan. Mura uli. Provides that it is the responsibility of the taxpayer to comply with the request, which is correct. Correct yan. To produce their books of accounts, kasi nakasulat na nga rito eh. Oh. Kahit hindi provide, nakasulat na dyan. At ito, mali yung quotation nito, citation. RRV-1 yan, hindi 1997 tax code. Pero valid pa rin yan, kasi itong sinasite nila dyan ay bookkeeping regulation. Okay, mali pa spelling ko. Regulation. Okay. So, yan yung unang, yan ang isang type ng first notice. Now, let us go dun sa second type ng first notice. Ayan. O, teka muna, may nakalimutan. Sabi rito, binibigyan kanya nila ng 10 days. Ha? Para ibigay yung requirements. Kaya sabi ko, pagka-deliver pa lang nito, pagka-receive, okay, teka, trabaho ka na. So, walang failure and refusal. So, yung 10-day na nakasulat dito is to develop
is a design, is a scheme, it's a plan, it's a ploy na ma-establish na ayaw mong sumunod doon sa upon demand. Because 10 days na lumipas, hindi ka pa kumikilos eh. So, hindi mo sila masisisi. At papanigan sila ng court, papanigan sila ng DOJ. Ito yung second type of first notice. Ayan. Maikli lang to. Hindi katulad nito, napakahaba. So, pakibasa mo nga yung first paragraph nito, ang sinasabi lang naman dito kung ano laman ng LOA. So, yung pinaka meat niya ay nandoon sa second paragraph. Pakibasa mo nga, Ma'am Guia. In connection therewith, please be reminded that our regulation requires that the books of accounts and related records must be kept at the place of business and be available for inspection upon demand by a duly authorized Internal Revenue Officer. For our mutual convenience, we reiterate our request to submit or present the required documents in order to finish this investigation in due time. We trust that you give this matter your serious attention. Pinirmahan ng Revenue Officer, pinirmahan ng Group Supervisor, at very simple, ang hinihingi, must be kept in business. Now, hindi naman hinihingi na ilalabas nila eh. Ang sinasabi lang, dapat nandiyan dyan. Which is tama, na dapat nandiyan dyan. Ngayon, kung kulang, hindi naman pinag-uusapan kung kulang o sobre. Ang sinasabi, dapat nandiyan. Eh di ilagay mo dyan, kung kulang siya, ilagay mo pa rin dyan. Kung wala siyang laman, ilagay mo pa rin dyan. Ang importante, ang objective nila is, nakikiusap eh, sabi dito, in order to finish this investigation. So, hindi sila makapag-iimbestiga kung hindi mo sila bibigyan ng opportunity. So, paano binibigyan ng opportunity? Again, pagkatanggap nito, wag na wag ninyong aalisin, paumpisahan nyo na kagad mag-audit. Why? Based sa experiences ko, hindi sila prepared. So, kung hindi sila prepared, sila yung may failure. So, kung hindi sila prepared, sila yung mayroong refusal. So, establish ngayon natin, dun sa letter na ibibigay natin, na pagkatanggap natin ng letter nila, meron na tayong predetermined letter, preformatted letter, na sumasagot. Kasi, ang linaw-linaw naman mga bossing ko, paulit-ulit lang itong pinag-uusapan natin. Malinaw dito na ang objective ay i-delay ka. Kasi mas madaling mag-audit sila kung ikaw ay delay. That's the purpose. Itagal nang ginagawa kong to. Ang purpose lagi, daling ka sa legal. Kasi wala silang panahon mag-audit. Eh sige, ang pinipresent ngayon nila, wala kang panahon sa kanila. Kaya hindi sila nakakagawa ng trabaho nila. So, ang gagawin ngayon natin, bigyan natin sila ng panahon. Mayroon kayong panahon sa mga revenue officer. Kaya nga, pagdating, eto na. Eto yung predetermined, preformatted letter, pipirmahan nila. At pag hindi sila nag-start, meron silang failure and refusal. So, kinabukasan, ulitin muli. So, may failure and refusal na naman. Hanggang tatlong failure and refusal yan, pwede mo nang i-DOJ yan. Pwede mo nang kasuhan ng criminal under section 275 and 269 ng tax code. Tinuro ko yan. Ewan ko lang kung hindi ko pa pala na ipoproduce. Yan ang paraan, sir. Yan lang. 1, 2, 3. Kung sila 1, 2, 3 sila, may LOA, first notice, tsaka second notice, ganun din tayo. May first notice, second notice, and third notice. At yung huli nating pag-uusapan, medyo mahaba. Tatlong pages to. So, first presentation of record din niya, kung mapapansin ninyo, iisa yung opening statement. Kung ano yung nakukita niyong opening statement dun sa first and second, parehong pareho. Ang pagkakaiba lang dito, yung susunod ng mga
paragraphs. Katulad nito, magaling tong taon to eh. Why? Inincorporate niya yung records na kailangan niya. At hindi lang yun. Ha? Per topic. A, B, C. Grabe. Ayan yan, per topic. D, E, F, G. Ang dami, oh. Ayan yung topic. Kaya umabot ng 3 pages. Pakibasa mo ngayon yung letter H, Ma'am Guia. Letter H. Please submit the above documents or requirements within 10 or tapos 15 days. Within 10 days or 15 days upon receipt of this notice at OHZ.1 Tignan mo na, letter H lang. Letter H. Tingnan nyo to. Ito 10. Ito 15. Sino magpe-prevail, Guia? Yung 10 o yung 15? Yung 15 po. Siyempre, correct. Hindi nang yun ang ikaisipan ng iba. Okay? Kung ano yung favorable sa iyo, yun yung tama. Mali, mali. Okay? Hindi ganun dapat ang that is mental slavery. Ang pagtingin kasi words prevail over number. Ulitin ko. Words prevail over numbers. Okay? Ibig sabihin kung meron conflict between word which is this, and number, which is this. Ito po ang magpe-prevail, sabi ng batas natin. Okay? Yung 10. So, wag kayong magsaside dun sa number, numerical number, Roman number, wag. Dun sa words tayo. Nasa batas po natin yon. So, dito, we are given 10 days. Pero kung sinabi nila 15 days yung word, at saka 15 days din yung numeral number, edi 15 days yon. So, meron tayong 10 days. Yung niliwanag ko lang. Sabi dito, failure to submit the aforementioned records and documents shall be subject to the issuance of subpoena duces tecum pursuant to etc., 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 etc. Very important to ah. Ito ngayon yung prevailing rule, 1982. Ito yung pumalit dun sa RMO na kanina, sabi ko sa inyo, ay na-repeal. Okay? Kaya kailangan meron kayo niyan. Kumuha kayo ng kopya. Specifically, ginagamit ko yan ngayon. So ngayon, sabi dito, failure to submit the aforementioned. Nasa first notice pa lang tayo eh. Magkakaroon ka na. Pag hindi ka raw ano, mag-comply, ang susunod niyan may SDT ka. Okay? Ano gagawin natin? Kakaiba to eh. Again, huwag mo paalisin. Aalis lang yan pag ni-receive mo to. So, huwag mong i-receive. Yun lang ang pinakasolusyon. Kunin mo lahat ng kopya sa kanila. Umasok ka sa opisina na hindi nila pwedeng kang sundan. Okay? Gumawa ka ng letter na sasagot dito. Anong letter ang isasagot natin dito? First letter, ito ay represent checklist of audit requirements. So, naturo ko na sa inyo yung quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Paano i-identify itong mga dokumentong ito at ilalagay natin sa bawat quadrant. Diba? Yun yung turo ko sa inyo. Sa part 3. Kailangan nating sagutin to. So, mahaba-haba yung letter natin kasi isa-isahin natin to eh. So, para mas mapadali yung letter natin, isang technique na ginagawa ko is E1. So, imbis na isulat ko yung mahabang yan, isusulat ko item number E1 not available. Nasaan yun? Nandito sa item 3. Okay?
So ganun ang isa sa mga technique para mapabilis yung trabaho nyo. Second, kailangan ninyong i-refute. Ano i-refute ko, sir? Yung subpoena duces tecum. Okay? Sasabihin nyo na hindi subpoena duces tecum ang kasunod. Ang kasunod ay second and final notice bago mag-subpoena. Ayon dito. So, yung sulat niya at saka yung ina-identify niyang BIR issuance ay nagkokontrahan. Since nagkokontrahan yung sulat niya at saka yung BIR ordinance o ordinance, revenue regulation o revenue audit memorandum order, ang magpe-prevail lagi yung revenue memorandum order. Yung inirmahan ni BIR commissioner o ng Secretary of Finance. Kasi ang pumirma lang dito, kung mapapansin nyo, yung revenue officer. Ayan. Kaya importante, alam nyo kung sino yung pumipirma. So, since yung laman ng sulat niya, again, ay contrary dito sa sinasabi niyang Ramo 83-82, magpe-prevail yung Ramo 3-82. So, anong gagawin natin? Di susulat ka. Sasabihin mo sa kanila na hindi pa usupina ang kasunod nito, second and final notice, pursuant to Ramo 3-82. Hinakusan na yung magdatang 82, 2000 na sinasabi ko. So, ganun po. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, darating sa inyo subpoena. Kasi estoppel kayo. Bakit estoppel, sir? Inaccept nyo by being silent at the time required by law na kailangan kang magsalita. Hindi ka nagsalita. So, inaccept mo na tama to. Okay? So, mag-issue na yung subpoena. So, ano nawala sa'yo? Yung another 10 days pag nakatanggap ka ng second and final notice. So, yung susunod nating lecture, part 5, yun na yung second and final notice. Lahat ng nandito, sinasabi ko na sa inyo, mag-practice kayo. Ha? Nangangailangan ng mga Pilipino, walang pambayad ng tax. Since walang pambayad ng tax yan, wala rin pambayad ng professional fee. Pero, kung magtatanim kayo ngayon, ha, yung mga tinutulungan nyo, ang Pilipino kasi, mga bossing ko, umatanaw ng utang na loob yan eh. So, kahit na walang pambayad yan, iniisip niyan, darating ang araw, natulungan ako ng taong to, ito na rin yung tutulungan ko sa pamamagitan ng pagkuha sa inyo bilang mga tax specialista nila. So, the more na marami kayong taong tinutulungan, better sa inyo yon. Why? Kaya itong tinuturo ko naman sa inyo, pwede nyong i-apply. At later on, yung pagtuturo nyo sa kanila, pagtulong nyo sa kanila, pwedeng ma-convert into negosyo. Okay? Huwag kayong tumingin muna doon sa professional fee. Definitely, makakatanggap naman kayo. Pwede kayong mag-reimburse. At sabihin nyo, pati yung pagkain ko, pamasahe ko, pwede yun. Ganyan din ako nagsimula. Puro libre. Kasi ini-establish mo yung sarili mo as a competent, caring, and reliable tax specialista. So with that, gusto ko sana ngayong pangapanahong ito, ha? Ako sinasabi ko sa inyo, I am a mental slave sa nangyayari ngayon. Pero sa taxation, hindi ako mental slave. Pero sa nangyayari ngayon, sa health, sa pandemic, I am a mental slave. At naghahanap ako ng solusyon na hindi ko aasa sa gobyerno. Hindi ako aasa kung sa mga taong sabi-sabi. Kailangan mag-aral ako para maproteksyonan ko. Pamilya ko, ang mga kaibigan ko, kayo, at saka yung mga empleyado ko, hindi tayo maging kabilang sa mga numero na nawala na sa mundo o nagkasakit. So with that, Ma'am Guia, marami nagpapasalamat ako. Nandito pala si Jean, si Jessie. Maraming salamat sa lahat ng nanood at na nanuri. Next, napag-aaralan natin, last na tayo, part 5, which is second and final notice. Thank you very much and see you next video. Para ako si Ichi Boots. Salamat! Thank you, sir, ATM. Salamat. Thank you, sir.
Ah, nandiyan pala si nandito si Gina, nandito si si Jelen, si Ronald, si Jesse, ayan, si Melba. Okay. Salamat, salamat, salamat.